Pangarap ng maraming babae, pumuti ang kanilang kilikili. Ang ilan nga lang, nadisgrasya. Taas kamay kung hashtag goals mo rin ang magkaroon ng maputing kilikili. Kaya naman ang iba, add to cart agad sa bangketa man o online. Ang anumang produktong nangangako ng instant pampaputi ng Leki Leki. Sabi nga po doon, within 1 week, puputi na din po agad yung underarm mo. Namamaga sa may dito ko ba? Pero may ilan kaming nakilala na ang kanilang skincare journey naging makulimlim. Imbes na pumuti, nasunog ang kanilang mga kilikili. Nagpantal-pantal, nangate, nagsugat, masakit. Sobrang dry niya, nag-ikot ka, parang mapupunin yung balat. Ang itinuturo nilang salarin, ang 88 Total White Underarm Cream. Nag-submit po kami ng sample dun sa lab. Ang result po natin, nakakatakot po. Kasama ho natin ngayon ang tatlo merong hindi magandang karanasan sa kanilang mga napiling pampaputi ng kilikili. Lahat po sila gumamit ng 88 Total White Underarm Cream. At kasama rin po natin ang isang dermatologist, si Dr. Grace Beltran, para magbigay din po ng kanyang expert opinion sa nangyari sa kanila. Tessy, ikwento mo nga sa amin ano ang iyong naging karanasan. Bakit kinailangan mong gumamit nitong cream na to? Bilang babae po, parang mas confident kapag asin yung maputi yung kilikili mo. Pero sa ika-apat daw na linggo ng paggamit nito, masakit po siya, mahapdi po siya pag napapawisan. Parang may mga rashes na siya, mga butlig na po siya. Sobrang dry niya, naikot ka, parang mapupunin yung balat. Namamaga sa may dito ko ba? Hanggang si Tessy, parang nahihirapan po kong huminga. Dito na siya isinugod sa ospital. Hindi lang ikaw yung unang patient na nagpunta dito nang dahil sa ganyan. Actually, marami na kayo. So, medyo makapal yung skin. There's probably also an entity of a compact dermatitis, yung allergy. Resulta na nitong lahat ng paggamit mo nung cream na yon. There might be a component of acanthosis nervicans. Mm-hmm. Pero yung gamot na ginamit niya, meron pa rin bad effect. Kasi nakikita natin may erythema, may redness. Opo. At saka natutukla mo na yung balat. Dati daw baka tipa, ngayon may burning sensation na. From Tessy, interviewin naman natin si Sandy at saka si Dory na meron ding mga hindi magandang karanasan sa pagpapaputi ng kanilang kilikili. Sabi nga po doon, within 1 week, puputi na din po agad yung underarm mo. Ginamit ko po itong product na to 2021. Pang 3 days ko po, nag-start na po siyang mangate. Dumating na po sa time na hirap na ako matulog kasi sobrang kirot niya. Para magbigay babala, si Sandy nag-upload ng video review. Ay po ako na ito para masakali ako na pumuti dito yung kilikili ko. Papansin nyo, di ba may stretch marks dyan? Nagulat ako kasi sunod-sunod na po yung nag-comment sa akin. Grabe ang naranasan ko sa product na yan. Until now, makate pa rin. Ginamit ko rin to kaso nagkaroon ako ng severe stretch mark. Sobrang nagulat ako kasi sunod-sunod na po yung nag-comment sa akin. Same tayo ng nangyari sa akin. Ngayon, magaling na yung kilikili mo. Opo, okay na po siya. Kaya lang po, nag-iwan po siya ng mga stretch marks. Ang underarm problem naman ni Dory, nagsimula raw nung siya'y nagbuntis. Nung dalaga naman po ako, maputi yung kilikili ko. Kasi mas maputi yung kilikili ng mister ko kaysa sa akin. So, naiinggit po ako. Ang balak ko nga po, order ako mga 10. Pero sabi ko, try ko muna sa sarili ko. Nagpantal-pantal, nangate, po nagsugat, masakit. Dory, ito yung kilikili mo dati? Yes, nag-umpisa-umpisa na po siyang magkaroon ng pantal-pantal. Makati po yan. Kamusta na yung kilikili mo ngayon? Okay na naman po. Nalaman namin na 2021 pa pala, naglabas na ng babala ang ating FDA o Food and Drugs Administration laban sa paggamit ng 88 Total White Underarm Cream. Maaaring magdulot ng masasamang epekto sa kalusugan ng tao na makakagamit. Ang mga parusa na maaaring ipataw ay pagbabayad ng multa mula 50,000 hanggang 500,000, pagpapasara ng negosyo, pagkumpiska o pagsira ng mga produkto. Ang nakababahala ang underarm whitening cream na ito, nagkalat pa rin sa mga tiyangge. Sa pag-iikot-ikot ng aming team sa Quiapo at Divisoria, may ilang tindahan kaming naispatan na nagbebenta nito. Pero saan nga ba galing ang produktong ito?
ang aming pag-iimbestiga, dinala kami sa Phailan, kung saan nakilala namin ang reseller na si Rosie, hindi niya tunay na pangalan. Nagsusupply din daw sila sa Pilipinas, pero giit niya ang ginamit ni na Tessie, Sandy at Dory, posible raw na imitation brand. Hindi raw yon ang ibinibenta niyang produkto na direkta niyang kinukuha mula sa manufacturer. 250 pesos daw kasi ang itinitinda niya kumpara sa ibang ibinibenta sa Pilipinas na 99 pesos. Dati, itinawag niya sa akin na may inorder daw siya sa Pilipinas na iba yung kulay. Doon na po kami nagtaka na siguro meron na namang peke sa Pilipinas. Pero dito po, never pa po ako nakakita kasi ng sinasabing fake. Yung pag-ship po namin sa Pilipinas, between 25 to 30 days kapag Luzon area, it's via sea cargo. Dahil po, pag po air cargo, masyado pong mahigpit yung customs natin dyan, hindi po allowed ang more than 6 pieces per item. Minsan, inihahalo nila ito doon sa mga approved commodities. Mayroon silang kaparaanan na possible na hindi natin na-detect. At yun po yung ginagawa natin ngayon, proseso, in coordination with FDA. Pero may pagkakaiba nga ba ang mga produktong ginamit ni na Tessie, Sandy at Dory sa lehitimo raw na produkto ni Rosie kung pagbabasehan ang chemical composition nito? Ipinasuri namin ang mga produkto sa isang private laboratory. Kumuha po tayo ng samples mula dun sa mga produkto na nabili online. Nag-submit din po kami ng sample dun sa lab mula po sa Chang'e at nabili namin sa isang legitimate supplier sa Thailand. Narito po ang resulta. Ibibigay sa atin ang isang chemist, si Shea Tan. So unahin po muna natin ang resulta nung samples na kinuha po namin kina Dory, kay Sandy at Tessie. Ito po yung mga products online. Ang amount ng mercury na meron siya is 1,310. Pero sa FDA Philippines, ang limit lang po ng mercury content is 1 parts per million lang. So kung 1,310 po, ibig sabihin it is poisonous na po. It is a neurotoxin. Pwede na ito maka-apekto sa inyo. Utak, merong mga ibang buyers nito nagkakaroon po ng memory loss. Or yung iba po nagkaka-problem pa siya sa liver and kidney. Ang allowed lang po, 1 ppm ng mercury. Yun yung parang alikabok lang daw. Yun ang allowed limit. Pero ito hong mga produkto na ginamit ni na Dory, Sandy at Tessie, nakitaan nila Shea ng napakataas na mercury content, 1,310. Imagine that, that's 1,309% lason na malinaw. Nakakatakot po. Kasi para sa akin po, ako na ilang days lang gumamit, nag-react na agad. Ang next result ay yung sample na binili po namin mula sa Chang'e. Ang result po natin, sobrang taas ng mercury content. It is 1,492 parts per million. Nakakatakot po na meron tayong ganitong produkto here in the Philippines na akala mo ikagaganda ng kilikili mo, lalo ka pang napahamak. Yung third sample po na pinatest namin ay binili namin mismo sa isang legitimate supplier from Thailand. Ang tanong, mataas din kaya ang mercury content ng underarm cream na galing sa lehitimong distributor daw sa Thailand? Yung mercury content niya. Nahanap din ang aming team, ang opisina, ang paggawaan ng 88 Total White Underarm Cream. Ang pagkuha sa kanilang panig at iba pang mas nakagugulat na revelasyon dahil lang sa pagnanais ng maputing kilikili. This is from a legit distributor na po. Sa aming pagbabalik. Nakakatakot po. Tatlong babae. Nagreklamo matapos ang kanilang kilikili. Nangati, nagbutlig-butlig at nagkasugat-sugat pa. Dahil sa paggamit ng 88 Total White Underarm Cream. Sobrang dry niya, naikot ka, parang mapupunin yung balat. Base sa unang laboratory tests, ang resulta ng ginamit nilang underarm cream at cream na nabili ng aming team sa Chang'e. Mataas ang mercury level, delikado sa balat, lason. Ano naman kaya ang resulta sa di umano lehitimong sample mula sa manufacturer nito? Yung product coming from Thailand po mismo, a legit distributor tayo bumili.
it's 1,428. If nakareceive kayo ng ganitong produkto, itapon nyo na. It is a poison. Tinunto ng aming team ang main office ng 88 Total White Underarm Cream sa Thailand para kunin ang kanilang panig. Ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Samantala, para makatulong sa mabilis na paghilom ng sugat, binigyan ni Doktora Beltran si Tessie ng gamot. Tess, iwasan mo rin kamutin. Iwasan natin yung self-medication at saka dagdag ng kung anong chemical na ipapahid mo pa kasi mas lalong mai-irritate, mamamaga at saka mamumula. Actually, ang pinakamahirap-paputiin na aparte ng katawan ay yung mga singit at saka kilikili. Kasi unang-una, they are moist most of the time. Hindi pwede yung instant miracle, katulad ng pinapangalandakan ng mga ads na nakikita natin. Dinagdagan nila ng mercury yata yun eh. Kasi ang mercury talaga naman nakakapagpaputi, pero in a certain amount that is only acceptable. Yung ginamit kasi nila, mataas ang kanyang mercury level. It's not really for the skin. Tessie, anong maipapayo mo dun sa mga nanonood sa atin? Makontento. Hanggang ngayon po, marami pa rin na gustong mag-try ng product na to. Sana po ito maging lesson na po sa inyo. Iwasan po yung discrimination. Kasi kaya po napipilitan yung iba na magpaganda, magpaputi, kahit naman hindi dapat. Kasi may mga taong hilig manghusga. Tama yun. Eh ano ngayon kung maitim yung kilikili mo, di ba? At least walang amoy. At saka mind your own kilikili. Yes, ma'am. No to body shaming. Parte pala yun ng female cycle. Pag nagbubuntis, talaga palang may mga mangingitim na parte ng katawan ng babae. Tapos makakarinig ka ng pintas, di ba? Kaya yung iba na pe-pressure magpaputi. Kaya may mga produkto tuloy na nangangako ng milagro. Napapahamak naman yung ilan sa atin. Tigilan na natin para hindi tayo nauuwi sa ganitong mga kahindik-hindik na mga karanasan. Walang masama sa paghangad ng mas maputing balat. Ika nga, your body, your choice. Mind your own kilikili. Pero sa anumang gagamitin sa ating katawan, lagi pa rin dapat isaalang-alang ang ating kalusugan at kaligtasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.